Kaya ano? Ayan nga, di na nakalakay o. Bakit matutuwa ka magtanim ng... sa gilid. Naka sa gilid ng niyog. Mm. Eh, madalang pa puno ng niyog na yun. Ikang panaya kagaya ni Ray. Ay, lalo na. Ito naman o. Mm. Pero yung pangalawang row naman, maganda. Tsaka yung pangatlo. Yung mga bilad sa araw, iba ang tsura. Ito, naka-open na sa araw ito. O, oh, ayan o. Magaganda bulas o. Ito naman o. Guys, ay bulaklak o. Baka nasa 10 months pa lang ito. Ano? Ayaw, sa ganun niya. Oh, 10 months pa lang yan. Wala pa isang taon. Ayan, pero nagbubunga na. Dahil naging tagtag na bulaklak. Bakit yung tatay tinatanggal yung kuha? Kailangan maayalas ito. Itong ayaw na kalaman siya may ganito na kasilong. Kamuting kahoy yan. Eh. Kahoy lang ito. Parang pinakabakod lang. Totoo siya. Bagay yan, kamuting kahoy. Para kain lang yan. Yan. Kaya naman ito, makapaglalaga ka rito. Kaya lang, obligado rin palang alisin siya. Dahil nagadaig mo kalaman siya. Ayaw nang nasisilong. Ayan o. Ayan, maliit. Samantala magkakasabay tinanim yan. Ayan, nakasabay. Ayan, yung mga bilad sa araw. Ayan. Maganda ang bulas. Sa pagka bilad sa araw, magaganda po ang kalamansi. Pero pagka naliliman, yan ang nagiging resulta. Kaya... hindi bagay. Pinakikita namin sa inyo. Hindi pa mamaraan. Para kung kayo magtatanim ng kalamansi, hindi dapat meron ganito. May kalamansi sa gilid. Pagka may bakod. May bakod na... ayan, kamuting kahoy. Pero malunggay, okay lang. Okay lang malunggay. Dahil nababawasan yung dahon yan eh. Oo. Pag na po pwede kasi na-harvest ang malunggay eh. Ito kasi hindi eh. Ayan, yung kamote. Ayan, may laman na isa. Ayan na may laman niya. Ito naman yung matandang puno. Oh. Kaya supang lang yan. Supang lang siya. Kaya lang eh, hindi rin niya pinagtutuloy. Mamatay rin siya. Madali lang makuha niyan eh. Madaling masiklat sa puno yan eh. Kaya hindi rin siya tumatagal. Hindi rin tumatagal. Sa hangin lang nasisiklat. Ayan ang mga nakokoberan po ng mga kamuting kahoy. Aalisin. Ito naman ito. Mas malaki yung kabila. Pumo kasi yan na bilad. Ito rin na nasisilong. Kaya hindi siya makaporma. Para kung meron kayong kalamansing pan eh. Hindi nga hayaan masilong. Kaya hindi natin na-advise na magtanim ng mga puno. Lalo kung mahugan eh. Oo. Oh, paper tree lalo na. Kaya di po pwede rin ang paper tree. Malakas din makasilong ng kalamansi. Nababansot pagka nababansot ng kalamansi eh. Kanalililim. Sayang lang. Ito, kaya nito. Nag-iintay kaya eh. May iwan sa sakwan kasabayan. Mabidilay. Ito. Malapit na itong talbos. Ha? Kailangan. Kaya lang hindi masyadong kinukuha ng mga magtatalbos yung ganito. Gusto lang nila. Yung talbos lang. Ito na nga yan. Ito. Ayan, magkakasabay yung tanim nito. Katabi naman yan ito eh. Yung kamuting kahoy kaya nalis na rin. Isang palok. Isang palok kaya okay lang. Pinakikinabangan yung kuha niya. Parang mura. Pagkakatapat lang niya na yung manok. Pag magsasya ng palok ang kalang manok. Pwede yan. Isang palok. Tinungan ito. Hindi ito. Hindi siya naka gital. Hindi naka forma. Ito. Bilat sa araw. Kaya gumanda bulas niya. Ito. Hindi. Ayun.
Masat mga nabilad. Gagay sila. Ay, kaya pakikinabangan naman yung kamote. Laga-laga, masarap yan. O kaya gustong-gusto ng kambing yan. Oo. Kamote. Ay, ito, mga katribya. Hindi pa masyadong kuwan yan. Lalo na ibang mga talagang nabalagan. Ay, pero pa yung kuwan, yung baging na tumbong aso. Tumbong aso. Sarap yan. Oo, yung tawag yata dyan eh kuwan. Tawagin niyo ba? Pasinoria. Pasinoria. Nung araw eh, yan ang kuwan sa mga bata. Kahit ngayon ba yan, ninaharap ng mga bata eh. Yung mga bata kami, kinakain namin niya. Oo, katamis naman na maasim. Parang kuwan niya, parang rambutan. Yung lasa. Tsaka kuwan, yung miracle fruit, ay isa. Passion fruit, eh pala. Yan, yan ang kalasa niya. Ginharap mo ngayon ang kalamasin niya. Ito ba yung kuwan, yung tubo? Dati yan. Ay, dati na. Yan yung luma. Yan yung luma. No nga, tibi na luma. Tagal-tagal na yan, buhay pa. Yung mga katribeta, ito ang malunggay. Nakukuha ng dahon yan eh. Pakikinabangan yan. Kaya po pwede tayo magbakod ng malunggay. Hindi nakakaabala. Hindi nakakaabala. Dahil pag magaganda na dahon, pwede tanggalin. Maibebenta. Kaya okay po ang malunggay sa kalamansi. Yan ang magandang pambakod. Yan, ginahawa na siya ngayon. Ayan, makakaporma na ngayon ng kalamansi niya. At tinan mo yung mga bilad po sa araw. Magaganda yung tsura. Magkakasabay yan. Ito na eh. Ito pa yung isa. Yung sa gilid ng nyog. Kaya mga katribya, kadalasan natin sinasabi, huwag na po tayo magtatanim po ng kalamansi sa gilid ng nyog. O kaya yung ikukuha. Mga katribya. Ito yung minarkot natin na buhay. Ayan o, buhay na o. Ito mga katribya po yung markot natin na yung kinuha na. Kaya lang, iba pa rin talaga yung bata na manggagaling talaga doon sa kawan, yung rootstock. Sa batang sanga. Sa batang sanga. Pwede yung markot pagka wala ng tindang grafted. Wala kang makuha, pwede mo nang pagtiisa. Labaw, sa parte ng Davao, mahirap kumuha po ng pula. Pwede kayo mag-grafted pag meron kayo matandang kalamansi. Bayabas. Bayabas naman yan para sa bata. Gustong gusto ng bata. Ayan, hindi rin po ito naka-forma. Bakit ito? Katatanim lang naman yan. Katatanim lang yan. Oo. Yung lahat ng mga existing na mga kasabayan nito, hindi po masyado nakalaki basta't nasa gilid at nasisilong. Kaya karaniwan sa amin, pagka meron pong marami mga puno, ay talagang tsatsagain ang alisin yung mga dahon para hindi po makaporma yung mga puno. Kasi pagka may mga dahon yan at maraming matataas na puno, hindi makakaporma kalamansi. Kaya yan naman po ang ginagawa po natin dito. Paglilinis. Kaya pinakikita namin sa inyo ito, kung magtatanong kayo kalamansi. Yan ang gagawin. Ang gagawin ninyo. Ay, kung magbabakot kayo, maganda dun yung kawayan. Ano? Hindi, lakot yung kawayan. Madali masira. Pagka nabuhay yun. Masusuklubante ka lang masin. Ay, yung kawayan na patay. Ayun. Maganda dyan, malunggay. Ayan, maganda yun. Malunggay. Madoble pakinabang dyan. Madoble pakinabang. Kasi nabibili yung dahon yan. Tapos eh, hindi naman siya kuwan sa kalamansi. Hindi siya mainit. Hindi.
Pero pagka yung mga ganyang mahogan di tsaka paper tree, isa rin yan, talaga nakukover ang kuha natin kalamansi. Para mapansin ninyo, pag bilad sa araw ay mabilis ang pag-asenso. Maraming magiging bunga. Ito, kapal na rin malunggay nere. Ito nga ito. Oh, maganda ang bulas niya. Hindi na apektuhan. Hindi na apektuhan. Ayan po mga katribe, yung nyog. Sa mga kaibigan natin nagtatanong, yung mga subscriber ko po pwede pong taniman yung pagitan ng nyog, mas the best po wag na. Pagka nyog, puro nyog na lang. Pagka lamansi, puro kalamansi. Although bagamat marami po mga gustong magtanim ng kalamansi, gustong singitan ng kalamansi ang kanilang nyog, mas mabuti wag na rin. Dahil hindi rin po magbubunga na maganda. Iwan. Ito, naiwan po siya. Kung kasi nakukoberan po siya ng nyog. Eh ngayon ito mga farmers, bakit po ito merong nyog? Ito kasi ginagawa kasi itong daanan ng iba. Galing pa ito ng Bataan. Gusto rin namin makatikim ng buko. Tarim kami ng aming sariling buko. Yun. Hindi na kami bumibili. Kamahal po ng buko ngayon. Kaya lang, ito naman po ang epekto sa kalamansi. Ayan, hindi pinatutuloy yung mga supang sa mga matatandang puno. Napakadaling matugtas niya. Kaya wala na yung punat niya. Kaya pagka nahangit, malalaki na. Napipigtas. Pipigtas na, oo. Lalo na kung maraming bunga. Kaya hinayang ka na lang. Kung maraming bunga yan, hindi, malalanta na lang pagka napiklat. Sa titingguhin mo lang na ganyan, napipigtas sa kusa yan. Oo, namamatay. Kaya masisira lahat ito mo. Ini-spray na lang namin pumatid mo, papatayin. Para yung bata naman ang maging panunod. Ito matitibay na damo. Yan, yung patiran. Patiran, iparagis. Ayan. Gamot niya, herbal. Kaso nga lang, sobrang dami. Matinik naman sa kawa niya. Yan ang malakas kung kumuwanda sa kalamansi. Kumain ng abono. Magsasabog ka ng abono pagka ganyan may paragis, matabang mataba yung paragis. Ito pa magiging kuno kalamansi mo. Pag nadaganan nito yung kalamansi mo, lagi kalamansi mo. Kaya makukuha din ng kuno ng nyog. Ito. Ang problema pa sa nyog, nadadali pa ng uwang. May bunga yung ating nyog mga katribya. Buko pa kaya yan? Ibig yung maginyog niya. Pero buko pa kaya. Yung kabila, baka nyog na rin kaya. Hindi na nakalaki. Bakit matutuwa ka magtanim ng... Sa gilid. Sa gilid ng nyog. Madalang pa yung puno ng nyog na yun. Ikang panaya kagaya nire. Lalo na. Ito na mo. Pero yung pangalawang row naman, maganda. Tsaka yung pangatlo. Yung mga bilad sa araw, iba ang tsura. Ito, nakaka-open na sa araw ito. Ayan, magaganda bulas. Ito na ako, dahil bulaklak ako. Baka nasa 10 months pa lang ito. Ayun, nasa ganun yan. 10 months pa lang yan, wala pa yung isang taon. Ayan, pero nagbubunga na. Dahil naging tagtag na bulaklak. Maraming bunga yan, palaki. Kaya, yung 10 months na kalamansi, ganyan po mga katribya kalaki. Ayan, mga bungko. Ito yung mga buko, kahit di binabomba, tuloy. Kaya pagkatago lang, huwag na kayo magbomba. Sasayang lega mo. Mga bilog na bilog. Hindi na binabomba yan, pero walang diferensya makikita. Kaya pagdating tagulan, mababa ang presyo ng kalamansi. Kasi yan ang panahonan ng kalamansi. Ano nga, lapis ang taon yan. Bakit hindi ka makikinabang dyan kung okay ang alaga. Matatagaraw yan, hahataw na yan. Ayan, marami na magiging bunga sa susunod na taon niya. Ilitaw na ako niya. Starting na yan, December. Starting na ako ng pamumunga na yan. Ito, piling di mo niya, nasok lubat. Nalipat. Yan, natalo na siling di mo niya yung kuwi. Ito naman ang technique niya, siling di mo niya, parang hindi mamatay. Hindi diin na. Mamaya, yahapay mo. Ayan, kaiwas na siya. Dami talbos. Kaso nga lang ay medyo mura po talbos natin ngayon. Parang papalaki rin ang talbos. Ito yung bayabas.
Ay, yata yung maliliit na bayabas yan. Lumalaki rin yan. Kaga... Ayan, masarap na panuka sa kawain niya. Bangus. Binayabasang bangus. Ang paraan po na paglilinis ng gilid. Kaya sa mga ka-farmers natin pagtatanim ng kalamansi, magbabakod po tayo. Yan, iwasan na rin po natin ang bakod itong kamote. Lumalago yun. Lumalago siya. Ngayon, kung halimbawa masipag naman kayong mag-agad, pwede rin. Agang, papalampangil lang po natin. Ano nga, may tumbubo pang langka. Yan ba imported? Imported yan. Malakas din kumulubong ng kalamansi yan, langka. Eh, matagal din yata ang bunga niyan eh. 8 years. Taon niya. Oo. Mga 4 na taon pag hindi nasisira. Ah, maaga-aga rin ano. Ah, marami pala tumubo eh, tope eh. Maras magkakatabi pala yung langka eh. Kaya magkakadikit-dikit niya. Ano yung papaya natin, maraming bunga. Ayan, konti labungan niya. Para lumaki. Ayan, yan ang proring ng papaya. Ayan, the best yan. Ang expert sa papaya dyan, si Kawa. Si Tatay Johnny. Ayan, nagtuturo talaga na ko ng papaya. Eh, shout out kay Tatay Johnny, ang galing sa pagtuturo ng tutorial ng papaya. Tsaka ng sili. Lalo sa kamatis, ang galing din, no. Ilan mo gano, tarayin mo tuturuan. Tutorial, yeah. Kay Tatay Johnny, shout out. Makikinabang. Sa ako naman hindi, po siya sa Bulacan. Hindi lang siya makikinabang, pati yung mga nakikitar sa tinuturo niya. Tatay Johnny. Ayan o, yung salamat po sa taga Baguio. Ayan po yung gulay na binigay. Eh, lulutuin na para di masira. So mga ka-farmers, ka-trivia, ay titikman po natin ng isang pwesto dito po sa Maligaya, Barangay Maligaya, Purok 3. Kung saan eh, dito po ay titikman natin po yung mga masasarap na luto. Kailan lang din po ito binuksan, itong eatery. CK Eatery ni Ma'am Beverly. Ayan, maaari po kayo makapili dyan ng plain lugaw, extra 15, yung 10 o yung egg, soft drinks. Meron siyang lechong kawali. Ayan, 25 lang siya at takot baboy. Meron siyang beef pares. O yun, extra po si Bebe. May egg caldo. Titigman po natin itong ating kaibigan sa kanyang bagong bukas na kainan. Kumuha nga ako isang planggan. Ito po yung ating pamilya. Napakarami po nating inanak. Ito yung mga dalaga. Makita naman ninyo. Ito si Alec Gonzaga. Na bigo sa buhay. Kung paano nabigo si Alec Gonzaga, yan, magiging kanya. Ito naman si... si Nevermind. Yeah, si Hasmin. Si mga ka-trivia. Titingnan natin din. Ang luto ni Ma'am Beverly. Sabi nila, masarap daw ang kuha. Titingnan natin. Ayan, meron rin pa ng pang-merienda. Meron banana, may saging. Mukha siyang ice cream. Kailan lang din ito nagbukas mga ka-farmers. Ayan lang. Ayan si Lily. Si Lily, kumusta na yung channel mo? Wala na. Ay, yung channel na hindi na nag-upload ng video. Oh, buti pa si Sophie. Ano? Ang TikTok ni Sophie, galing eh. TikTok yes. Kailan po natin yung order mga ka-trend. Baka mo siya. Kuha ko siya ng ano.